Meron tayo dito ang gagawing basketball ring. O yung ito na bili namin ng buo. Tinanggal lang din to. Nung araw, tinatakdakan ko lang to. Pakita ko sa inyo yung picture nito. Ito yung mga gagamitin natin. Pamposte, GI5 na D4. Tapos C-channel, tapos angle bar. What's up guys, mga Rockpits. May gagawin tayong basketball ring dito sa place na to. Ayan ang gagamitin natin. Itong board na yan, yung mga board na yan, tsaka yung ring. Yan yung laruan namin dati. Way back 2015, high school pa ako. Panahon na nakakapagdakdak pa. Ayan, yung board na yan. Yan ang witness sa ating mga kalakasan sa basketball. Kaso ngayon, wala na. Mahina na tayo. Ngayon, iba na ang skills natin. Gagawa na lang tayo ng ring para dito sa Ronaldo's Private Resort. Ito naman dati, nakakawit dun sa bahay, sa mga bahay ng mga isa ko namang kamag-anak. Yan, binili lang din nila. Kaya yan, may frame na siya. Tapos yung board, ayan yung ring. Tapos ito naman yung gagamitin natin na pipe. Tsaka angle bar. Tapos si channel pang pa. Papakita ko sa inyo yung pinaka-pag-assemble nitong buo. Panoorin nyo lang itong video natin. Dahil dyan, dahil lalunod kayo, kailangan muna natin palalahanan ng lahat sa ating mga gagawin. Kailangan lagi ay safety first at kailangan natin mag-ingat sa ating mga ginagawa. Lalong-lalo na sa paggamit natin ng grinder at welding. Mga tropa pits, baka sabihin nyo wala tayong safety gear. Siyempre alam nyo na, baka naman sa mga nanonood sa atin dyan. Naputol ko na yung C-channel na yan. Ang suot niya na yung D3, 6 na piraso. Yan ang gagawin natin pa. Inuna natin yung mga pagkakat. Ito yung GI-5 na D4. Ngayon, ang taas na araniwan dito sa atin ng rig, 10 feet. Ito, sinuot ko na siya ng yan, 10 feet. Tapos ito, yung labis. Kaya may labis siya na 7 inches. Ay gawa nitong sa board. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, 7 inches. Para dito na siya kakapit yung pinakang tubo na nakatama dito. Ito kasi yung taas na ring. Yan, yung bali ito yung magiging 10 feet ang kakalabasan. Yan. Tapos ito, ikakat natin ng 45 degree para walang butas. Ayan mga tropa pits, makikita nyo may pattern ako dyan para mag 45 degree yung ating cut. Lalo na't wala tayong gamit na cut off, kailangan talaga natin ng pattern para mas maganda yung ating pagkakat ng tubo. Medyo malaki talaga tong pipe na to, kaya mas mainam talagang meron tayong pattern. Pagkatapos ng cutting, ngayon naman ispat natin to, tapos iskwalado natin kung pantay nga ba, at full weld na natin. Na-welding na natin yung pinakang poste na, tapos yung paa naman ang gagawin natin. Dito naman sa pinakampaan niya, ang ginamit natin dyan ay C-channel na D3. Ayan, ang sukat lang niya ay 1 meter by 1 meter. Pinagkasya lang natin yung isang buong C-channel kasama yung kanyang brace. Ito na yung ginawa natin pinakampa. Ayan, lulusot yung tubo dyan. Tapos lalagyan na lang yun ng pabigat sa likod. Tayo na natin yung pinakamposte dito. Ayan. Dito naman sa part na to, ikakabit na natin yung pinaang poste o yung pipe. Ikakasa natin siya dun sa ginawa nating paa. At kailangan lang ay tama ang level ng ating poste. Ayan, tapos na natin yung lagyan ng mga brace. Ayan yung board. Ililinis na dito kayo na yun. Ito yung ring. Kakabit na natin yung pagkatapos. Ayan na yung taas ng ginawa natin. Yung nakalawit na yan, yan ang taas na ring. Ayan, kakabit na natin yung board. Nilagyan natin siya ng angle bar dito para yun ang papasok din. Kasi align na natin. Ito ang mga team video brought to you by Boss Jigs. At ang mga tirada ni Boss Jigs, pwede na pang YouTube. Ipinturahan niya ng kulay asul. May kakabit na rin natin yan. Dito naman sa part na to, ikakabit na natin yung pinaka frame ng board. Kailangan lang
tama yung ating sukat, tama yung level, tama yung hulog. Kasi baka nakatagilid yung board natin o nakatingala o nakayuko. Kaya kailangan pagtayo nitong pinakang poste kasama na yung frame, kailangan pantay. Ito yung kinalabasan ng ating board, pininturahan na ng kulay blue. Na-level na rin natin yung kanyang board. At yan, nilalagyan ko na siya ng mga brace. Kakabit naman natin itong pinakang fiberglass niya, yung pinakang board. Meron na siyang dating butas. Bali, may bolts and nuts lang yan. Ayan mga tropa pits, ginabi na. Naitayo na natin. Ang taas niya na ay 10 feet. Ito yung kaalang niya sa baba. Malalaking bato. Kung matatanong nyo mga tropa pits, kung matibay nga ba talaga itong ating gawa, sumakay ka pa. Sabi nga nila. Ayan, lalambitin ako. Ako na mismo ang lalambitin. Ayan o, kayang-kaya. Kayang-kaya kami paglaban. Yay! Excited na kayo maglaro at bukas na tayo maglalaro. Kung gusto niyo magpagawa guys, huwag niyong kakalimutan. Taguro Works!